Good evening once again. I'm your host, Willie Espiritu, with Governor June Abdani of Zambales. And this time, Governor, kasama natin itong mga think tanks mo. Tsaka yung mga doers natin. Yeah. Dr. Noel Bueno. Good evening po. Magandang gabi po. At Professor June Tupas. Magandang gabi po. Mukhang kayo ang pinakayang sa amin dito. And likewise, one of the investors here in Zambales, Engineer Tony Marpori. Yeah. Do I'm correct, sir? Yes. Good evening po. Good evening po. Yeah. Siguro ang una nating pag-usapan in regards to livelihood. You mentioned when you attend the graduation of GIS that you form a 20 livelihood. Ano po itong mga livelihood na ito? Sino in charge natin sa livelihood? Kayo po. Ako po ay inutusan at inatasan ng ating gobernador na mag-aral kung anong pwede pong hanap buhay dito sa Zambales. Mm-hmm. Kaya lang po, ang gusto niya ay yung hanap buhay na panghabang buhay. Mm-hmm. Kaya po, gumawa po kami ng programa. Mm-hmm. Ito po yung Pogi Zambales. Pogi Zambales. Pogi Zambales. Gob, nakalibro. Ha? Ganyan na ngayon. Ganyan na ngayon. Kasi si Governor po, hindi mag-umpisa ng programa na hindi pinaplano ng mundo. Mm-hmm. So, ang kasama po niya dito ay Foundation for People Development. Okay. Ang people Foundation for People Development po, ang pinaka-chairman po dyan ay yung former Secretary of Finance, si Dr. Jesus Stanislao. Mm-hmm. So, ang kasama po dito sa programang ito ay hindi lang po ako. Mm-hmm. Marami po yan. Marami pong specialist. Mm-hmm. Ang linagay po dito sa libro ay 20 livelihood programs ang gagawin sa buong Zambales. Okay. Can you give me at least 3 or 4 na naumpisa na po? Yung castor oil po na yung magpapatakbo ay mga Chinese, nandito na po sila last week. Mm-hmm. Nagtanim na po dito ng castor oil dito sa Palawig. Mm-hmm. At pag yung castor oil po na yon ay talagang tama yung seeds na dinala nila galing sa China. Noong September 1 po, tatlo ang dumating ditong Chinese, tinanim na po dyan sa Palawig, at kung tama po yung seeds na yon ay umpisahan po ng mga investor na magtanim dito ng castor oil. Another one? Another one po is the meat processing. Wow! Meat processing po, ang magtuturo naman po dati dito ay dating executive ng Pure Foods. Mm-hmm. So ito yung mga tocino making, langganisa making, Ang idea po dito ay yung mga taga Zambales, sila na yung gagawa ng kanilang ham, tocino, para yung pera iikot lang dito sa Zambales. Kasi pag binili mo yung produkto na galing sa labas, yung pera sa Zambales ay lalabas. Pero kung dito po kakalat yan, mas mura pa. Mas mura, hindi lang mura. Kundi yung pera umiikot lang sa Zambales. Okay. Hindi lalabas ng Zambales yung pera. Number 3. Ang number 20 po ito eh. Mm. Yung number 3 po ay yung gagawin po dito yung Marshall Grass. Ano naman yung Marshall? Yung Marshall Grass po naman ay yun po yung panggatong doon sa power plant. Mm. So yung electricity na gusto ni Governor dito ay magiging mababa para yung castor oil na magiging raw material sa paggawa ng factory ng pharmaceutical, personal care, ang electricity magiging mababa. Okay. So, yung tatlo pong ito, sunod-sunod na kinakailangan gawin. Ang kita po din sa Marshall Grass, kahit anong klaseng lupa, ay 65,000 per hectare. Ayan. Totoo yung sinasabi nyo, dahil ako well-versed ako doon sa sinasabi nyo yung mga tocino making, ano? Dahil more on agri ang aking alam. Kaya malaking bagay ito sa Zambalenyons. Ngayon, doon sa mga Zambalenyons, ano ho,
Marami pa kayong dapat intayin at dapat asahan kay Gobernador. Pero binitin ko yung 17 para meron akong dahilan na balikan si Gobernador. Dok, nakita ko, nasaksihan ko kamakailan nagbigay ng equipment si Gobernador. May CT scan na kayo ngayon dito sa Zambales. So they don't need to go to Manila para magpa-CT scan. Kaya po kami buong taga Zambales po nagpapasalamat po kayo sa mahal namin Gobernador kasi po nga po yung unang-una pong referral namin sa ibang ospital dahil po doon sa CT scan nabigyan po niya kami ng CT scan kaya wala na pong reason para pumunta pa po kami sa ibang ospital. Ano pa na itulong ni Gob para sa mga hospitals natin para matulungan kara-karaka yung mga may karamdaman? Unang-una po, nagbigay po siya ng mga bagong ambulansya, nagbigay din po siya ng mga magagandang incubator, tapos yun nga po yung nabanggit ko pong CT scan, at meron na rin pong ultrasound sa provincial hospital, at kamakailan lang po, ay nagdeklara si ang mahal naming Gobernador ng gera. Gera po sa mga taong may bukol. May gera para sa mga taong may? So may mga bukol. Bukol? Yung pera po yung bumubukol. Uh-huh. Yung na pong, kasi po, madalas pong sabihin sa amin ng Gobernador na, mahal namin Gobernador na, kailangan maging bukol free ang buong Zambales. Uh-huh. Kaya noong August 6, formal po siyang nagdeklara ng gera sa mga taong may bukol at ito po ay ongoing. Uh-huh. Hanggat may natitira pong bukol dito sa Zambales ay hindi po kami titigil. Ayan. So, meron naman po tayong pre-medication o yung mga pre-medicines. Meron po ba? Kompleto po. Wala pong gagastusin ng pasyente, gamot, food, transportation, lahat-lahat po. Wala pong ilalabas po ang mga pasyente. Kasi ayan po, itong magandang programa ng mahal naming Gobernador ay para po talaga sa mga mahihirap na Zambaleño na walang kakayanan talaga. Okay, Gob, marami pa tayong pag-uusapan pero sinesenyasan ako ng aking floor director. Pagbabalik kami ni Gob Evdani, kasama pa rin natin ang nasa ating panel. Pagkaral lamang ng ating commercial break. FYI!